Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamta ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3rd bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ay itinakdang maghahari sa lahat ng bansa, sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos, ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Nasa kanan mo ang reyna maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa dami na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan ang hari ang paibigin, siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna maningning sa ginto't ganda. Sama-samang magsasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya, at darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan. Ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari, sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, "Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko sa iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria,
ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Lunes po sa ating lahat at happy feast day po sa inyo. Ngayon pong araw na ito ay August 15. Itong araw pong ito ay isang dakilang kapistahan po sa ating pong inang simbahan. Today po is a solemnity of the Assumption. Kung kaya kung may time kayo makapagsimba para po ipagdiwang po ang araw na ito, ito po ay napakaganda para po sa atin. Muli, happy feast day po ng Assumption. Mga minamahal na kapatid, nung ako po ay bata, ako po ay madalas na nag-serve dun sa ayon pong simbahan sa Pako, no? At alam po rin nyo, maganda mag-serve ka, hindi lang po sa simbahan. Si Father, minsan may mga misa po sa labas, halimbawa po yung aming mga area masses, o kaya funeral masses, at nung ako'y bala, natawa ako kasi sabi ko, ang sarap mag-serve kay Father, kasi kung ano man yung gift ng mga tao kay Father, pati yung sakristan, naambunan, no? Pag ikaw ay close kay Father, pati yung blessing ni Father na ikaw ay naaanggihan, ika nga, tumatanggap ka din ng pabaon dun sa mga tao kasi ikaw ay close kay Father. Ito po ang aking karanasan, ako po ay bata at ako po ay sakristan. Ano ba ang kinilangan po nito sa araw pong ito ng Assumption? Bakit ba tayo kailangan, ano ba yung closeness na iyan na sinasabi ni Father? Alam po ninyo, ito pong feast pong ito at itong solemnity ito ay na-establish po noong 1950s kung saan na-define po yun pong ating dogma on the Assumption, wherein the Church says, after po ng buhay ni Maria dito po sa lupang ito, siya po ay inakyat doon sa langit, katawan at kaluluwa. Yung kanya pong katawan na naging pong daan kung saan si Hesukristo ay naging totoong tao, totoong Diyos at totoong tao sa pamagitan po ng katawan ng ating mahal na ina at pagkatao ng ating mahal na ina, ang ating Panginoong Hesukristo ay naging totoong tao, naging anak ng isang tao. Kung kaya nga po yung katawan na iyon ay hindi maaring mabulok dahil po sa pagkakasala, because we also profess Mary was immaculately conceived at siya po ay hindi nagkaroon ng bahid ng pagkakasala. And death is the product of sin. Yun pong decay, pagkabulok, ayun po ay bunga ng pagkakasala. And because we profess si Maria po ay walang bahid ng pagkakasala, yung kanyang katawan iniakyat doon sa langit para po hindi mabulok. Yan po ang ating pananampalatayang Katoliko. Mary was assumed body and soul to heaven because of her closeness to Jesus. Ang ating Panginoon naging totoong tao sa pamamagitan po ng ating mahal na ina. Kaya nga po, ito'y paalala po sa atin, we never worship Mary o kahit sino pa mga santo. Rather, we give importance to them. We venerate them, especially because they are close to Jesus. Ano mang bagay at sino mang taong malapit sa ating Panginoon ay atin pong binibigyang halaga, di ba? Pag nagmamahal ka, yung lahat ng minamahal mo, pinapahalagahan at iyo ding minamahal. Yung mga favorite na mga bagay ng iyong minamahal, yung mga lugar na favorite ng iyong minamahal, pinapahalagahan mo din.
ganyan magmahal. Kung kaya nga, kung mahal mo si Jesus, yung lahat po ng tao, mga bagay, yung mga turong kanyang pinapahalagahan, kailangan tayo pong nagmamahal sa kanya, igagalang at mamahalin din po natin. Kung kaya nga, sobrang lapit ng ating Panginoon sa kanyang ina. Kayo na po, sa simula, nabanggit ko sa inyo, no? How close were they? Of course, being the mother of Jesus, I'm sure, no? Very close po itong si Jesus sa kanyang nanay. Pero bukod pa diyan, mismo yung kanyang pagiging tao ay kanyang nakuha sa kanyang nanay. Yung mga turo, siguro yung kabutihang asal, hindi lang po yun basta-basta nang galing sa langit. Yun po ay mga turo, paggabay ng ating mahal na ina, at yun din po maari ni San Jose, yung kanyang kabiya. Jesus was close to his mother, Mary. Ano man po ang mayroon si Jesus na ugali, marahil po marami doon ay kanyang namana at nakuha sa kanya pong nanay at maaari sa kanya rin pong tatay. Bottom line, kung ikaw ay nagapalaga sa isang tao, ang lahat ng bagay na close sa kanya, pahalagahan mo din. At tayo din po natawagan, nawa tayo din maging close sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga dasal, ng ating mga prayers. Siguro po, maganda atin pong pagnilayan ngayon pong feast day na ito ng ngayon pong solemnity rather ng Assumption. How close do we want to be with Jesus and with Mary? Alam po ninyo, meron po isang special writer, ang sabi po niya, yung bagay po kung saan ikaw ay na-expose, nahawa ka palagi noon. Halimbawa, sabi niya, pag ikaw ay nasa harapan ng mainit na bagay, yung mukha mo, iinit yan. O kaya, ikaw ay lumabas, no? Malamig sa labas, sa mga nasa ibang bansa po sa inyo, no? Sa snow, taglamig po, no? Pag lumabas ka dyan, yung katawan, lalamigin. To whatever you expose yourself into, ikaw po ay makakuha po niyan. Kung kaya nga, you can just imagine, if you expose yourself to someone who is very holy, yung kanyang holiness ay ikaw din po ay magkakaroon. Ang tanong po sa atin, how often do we expose ourselves to the Lord? Una-una po, sa simbahan. No? Huwag tayo basta-basta magmamadali. Every time tapos na yung misa, uwian na. Ayaw na mag-spend ng some time of moments of silence po sa harap ng atin pong Panginoon. Exposing ourselves to the Blessed Sacrament sa presensya ng ating Panginoon. Once in a while, maaari po sigurong inyong gawin yon, no? Just sit there sa harap ng ating Panginoon sa Banal Sakramento. You need not pray. You just expose yourself to the Lord at yung kanyang kabanalan hahawa po sa atin. Apart from that, hindi lang po doon sa simbahan, kundi sa ating sariling bahay, sa ating pok na pagkatrabahuhan. Do we spend time with Jesus in prayer? Huwag kayong mahihiyang mag-pray, no? Kahit saan. Spend prayer with Jesus in a way that is a way of exposing yourself to the Lord. And again, pag ikaw ay expose sa ating Panginoon, yung kanyang kabanalan, yung kanyang pagpapala, ay atin din pong natanggap. Again, ngayon pong hour na ito, ang atin pong nagdiriwang ay hindi po pagsamba kay Maria. Kung hindi ating naalala how close Mary was to Jesus. Kung kaya si Maria ay nagkaroon ng pribilehiyong may akyat sa langit, katawan at kaluluwa. Maaring hindi man tayo ganoon po kalinis gaya ni Maria, gayon pa man tayo po ay maaring patuloy na tumanggap ng grasya, ng biyaya at pagpapala sa ating Panginoon. Paano? We expose ourselves more frequently to Jesus. Doon po sa misa, sa Banal Sakramento, at kayo din po sa ating madalas na pagdarasal. Ngayon po, hayaan niyo pong kayo ay aking basbasan as I pray over na nawa tayo po ay lagi pang maging disposed na maging bukas sa atin pong Panginoon at tumanggap ng kanyang kabanalan, pagpapala at biyaya. Panginoon, ngayong araw pong ito, aming nagdiriwang ang banal na kapistahan po ng iyong mahal na ina, ang aming inang iniakyat sa langit, katawan
at kaluluwa. Na Panginoon, kung paano po si Maria ay naging napakalapit sa iyo, ganyan din po ang aming hangad, ang aming dalangin, na kami rin po ay maging malapit sa iyo sa lahat ng aming ginagawa. Sa aming panalangin, sa aming pagtayo, sa harap mo palagi, sa banal sakramento, ang aming pagtahimik para ikaw ay alahaning ang iyong presensya ay suma sa amin. Nawa Panginoon, kami pong lahat ay iyong pagapalain sa pamagitan ng iyong presensya po. Nawa kami huwag makalimot, ikaw ay aming palaging kasama. Nang sa gayon, alam namin, kami po ay lagi exposed sa iyong kabanalan. At kami ay palaging iingatan, pagapalain. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming nadalangin sa iyong matamis na ngalan sa aming Ama sa langit. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa atin pong lahat, isang pinagpalang Lunes and Happy Feast Day po sa inyo.